a simple life. Through prayer and devotion, the silence of the morn, in loneliness and joy serve the poor, with gentle caring loving heart. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life, in simplicity, humility, and joy. The Spirit leads you on to preach the word, with visions of eternity and detachment from all things. You care and share with missionary zeal, you heal with gentle love alone. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life, simplicity, humility, and joy. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. St. Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life. Chosen by the Lord to lead us on to the path of life, simplicity, humility, and joy. To the path of life, simplicity, humility, a perfect joy. The Beat Watcher. Ito ang maglalahat at maglalatag na mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan, magandang hapon mga kaibigan. Pwede naman po tayo. Teka, teka, meron tayo nakalimutan. Ayun, ang ating ilaw. Aha, ang ganda pala pag may ilaw. Yan, magandang hapon. Ulitin ko, magandang hapon mga kaibigan. Ako. Unang-una, thank you very much sa ating mga kababayan na agad na nandito, nakasubaybay ka agad sa atin. Si Sir Joselito Partosa. Thank you very much, sir. Ngayon, aking mga kababayan na aking minamahal na kababayan na patuloy pa rin tayong nagsasakripisyo dito sa pandemya. Yung aking mga kababayan na mga waray, maupay, maupay nga udto ay yung atanan. Alauna na po. Anong oras na ba? Alauna, 9 na po. Pero bago yan mga kaibigan,
ito muna ang ating mga ulo ng mga balita. Nagpositibo. Ito muna, nagpositibo sa COVID-19 cases sa bansa, umakyat na sa 945,745. Yan. Yan. Bagong bising o bagyong bising, magdudulot ng malawakang pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. Paggamit ng remdesivir, hindi ititigil o hindi pipigilan ng Department of Health laban sa COVID-19. Listahan 3 sa isinasapinal na ng DSWD. Babaeng nagsampa ng reklamo ng rape with robbery sa 11 pulis sa Cebu. Pinagbabaril kagabi, patay. Yan po mga kaibigan, ang ulo ng ating mga balita. Susunod na po ang mga detalye ng mga balita. Balitang COVID, mga kaibigan, umaas pa lalo ang tinatamaan ng COVID-19 sa bansa nang madagdagan ng panibagong kaso na 9,628 na umakyat na rin sa bilang na 945,745 ang kabuuan. Ito'y ayon sa report ng Department of Health. Naidagdag din ang bagong bilang ng mga gumaling na 9,266 upang umakyat sa bilang ng kabuuan 788,322 ang bilang. Abang ang nakakalungkot pa mga kaibigan, may karagdagang 88 sa mga binawian ng buhay na nasa 16,048 na sa kabuuan bilang. Sa pinalabas na bulletin number 401 o 401 na Department of Health, kahapon ng hapon, nasa 141,375 pa ang mga bagong aktibong kaso. Samantala, aasahan pa rin ang malawakang ulan. Ulat panahon tayo mga kaibigan, kasunod na nito. Kahit bagyang nabawasan ang taglay na lakas ng hangin ng bagyong bising, ayon sa pag-asa, kumalat ang kaulapan dala ng bagyo sa Luzon at Visayas. Kaya maraming lugar pa rin ang posibleng bahain. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 105 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas na hangin na 175 kilowatt-hour o kilometer per hour at may pagbugsong 215 kilometer per hour. Kumikilos ang Typhoon Bising ng napakabagal sa pahilagang direksyon. Ang mga signal number 2 ay nanatili sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Samantala, ang signal number 1 naman ay nakataas sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Mirino, Apayao, eastern portion ng Dalinga, extreme eastern portion ng Mountain Province o Paracelis,
extreme eastern portion ng Ibugao sa Alfonso Lista, northern portion ng Aurora, eastern portion ng Quezon, kabilang na ang Pulillo Island, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, natitirang parte ng Albay, Sorsogon, northern portion ng Masbate, northern Samar, northern portion ng Samar, at northern portion din ng eastern Samar. Samantala, binigyan din ng Department of Health ang paalala sa publiko na sundin ang minimum public health standards, ito'y bilang panlaban sa COVID-19. Ito'y kasunod ng lumabas na artikulo na peer-reviewed journal ng The Lancet kung saan nakasaad ang mga ebidensya na naipasa ang SARS-CoV-2 virus sa pamamagitan ng airborne transmission. Ang sabi ng main transmission nito ay virus ay through droplet infections. Kaya ang mga yon ay mga minimum health protocols ay andyan talaga at kailangan ipatupad. Naniniwala si Yusika Maria Rosario Guerrero na sapat naman ang mga panuntunang itutupad ng pamahalaan bagamat patuloy na pinag-aaralan pa ang mga ng mga dalubhasa ang posibilidad ng pagkakapasa o pagkakapasa ng virus sa hangin. Bukod sa paghuhugas ng kamay, physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield, maglabas din ng paalala ang Department of Health tungkol sa iba pang health protocols na dapat sundin ng publiko. Ihintayin pa daw ng Health Department ang rekomendasyon ng World Organization. Ito'y kasunod sa lumabas na pag-aaral. Aabot naman sa 936,133 ang kabuang bilang ng COVID-19 sa bansa o 900,000. Halos 16,000 sa mga ito ay pumanaw na. Samantala, sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of Health na hindi pa tuluyang ipahihinto ang paggamit ng investigational drug na remdesivir laban sa COVID-19. Pahayag ito na ngayon siya matapos na palutangin ng isang kongresista ang rekomendasyon ng World Health Organization laban sa naturang gamot. Ayon na kay Health Undersecretary Rosario Guerrero, nakabatay sa pahayag ng World Health Organization na maaaring ituloy ang clinical trial ng remdesivir sa mga bansa na kabilang ang solidarity trial upang mas marami pang pasyente ang mag-enroll bago at makita ang epekto ng remdesivir. Matatandaan nung nakarang taon lang nang simulan ng World Health Organization ang malawakang clinical trial sa iba't ibang off-level drug kabilang ang posibleng gamot na coronavirus. Kabilang na rito ang hydroxychloroquine, ritonavir, lupinavir, mayroon nito, dexamethasone at remdesivir. Makaraan ng pag-aaral na inabot ng ilang buwan, sinabi ng kagawaran na wala silang nakitang ebidensya na epektibo ang remdesivir laban sa coronavirus. Kaya naglabas sila ng conditional recommendation laban sa naturang gamot at hindi lang ang World Health Organization ang gumawa ng clinical trial para sa remdesivir. Mayroon pang ibang clinical trial na ginawa at naniniwala ang kagawaran na may tatlong in-evaluate ang ng living CPG group ng pamahalaan. Nilinaw pa ni Berheri na pwedeng mag-apply ng CSP ang mga ospital at doktor na nais magreseta ng damot sa kanilang pasyente kahit hindi pa ito rehistrado. Wala, sige. Samantala, sinasakinal na ng Department of Social Welfare and Development ang listahan 3 o ang ikatlong assessment ng mga mahirap na kababayan natin sa bansa
na ayon kay Irene Dumlao, tagapagsalita ng kagawaran, na ginagawa na ng ahensya ang lahat ng makakaya nito para makumpleto ang listahan 3. Nasa last stage na niya ang proseso para isapinal ang listahan at matukoy kung sino at saan ang mga mahirap na kababayan na nangangailangan ng tulong. Ang listahan o National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR ay isang information management system na layunin na magkaroon ng database ang mga mahirap na kababayan. Magiging basihan din ito ng identification ng mga benepisyo para sa iba't ibang social protection program at services. Dagdag pa ni Dumlao na isa rin sa mga layunin ng proyektong ito ay padaliin ang identification ng mga beneficiaries at distribution ng anumang tulong sa kanila. Ipinagmalaki rin ito ng posibilidad ng automated list para pabilisin ang pamamahagi ng ayuda sa mga low income at vulnerable sector. Noong Marso, inihayag ng DSWD na mahigit 14.4 million na mahirap na kababayan sa buong bansa ang kanilang naitala. Target na ngayon na i-assess ang 16.1 million kababayan sa ilalim ng listahan ng. Sa iba pang balita, tinututukan ng Philippine Embassy sa Australia ang isinasagawang imbestigasyon sa kaso ng pagkamatay ng 63-year-old na Filipino crew member sa Vanuatu. Batay sa pahayag ng DFA, nakikipagtulungan na ang lokal na mining agency ng namatay na Mama Mandalayag sa principal company nito. Gayun din sa local company sa Binauto o Vanuatu na nangunguna sa investigasyon ng kaso. Nakahanda ang bahada ng Australia na magbigay ng nararapat na tulong para sa pagpapauwi sa mga labi ng biktima na hindi mo na pinangalanan. Ang bangkay ay nadisilupre sa Pango Beach sa Port Vila Harbor noong Ligo, Abril 11, na una nang iniulat na nawawala noong papaalis na ito sa Port Vila. Ang Pilipinong seaman ay crew member ng British flag tanker na Ingrid Coulson na ang bangkay na pagkalaman na nagpositibo sa COVID-19. Alauna, 28 na po ng hapon ng ating oras. Importante ang ipatupad ang mga health protocols sa bansa para maprotektahan ang publiko. Ito ang naging paniniwala ng Department of Health sa hinggil sa mga ulat na nagsasabing maaaring mailipat ang severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 sa pamamagitan ng hangin. Ayon kay Health and Secretary Maria Rosario Vergeri, pinag-aaralan na ng kagawaran ang mga ebidensya na nagpapatunay umano sa nasabing paksa. Ayon naman sa World Health Organization Representative Dr. Kabindra Abiyanasinghe, na tinitingnan na rin ang naturang konklusyon at kinikilala na hindi ito magsisilbing malaking risk factor. Paulit-ulit niya nilang pinagpapaalala na ang maaaring makontrol ng aerosol sa pamagitan ng pagsusuot ng face mask hanggat wala pa raw malinaw na impact analysis kung gaano kalala ang epekto sa mga aerosol at airborne transmission ay mananatili pa rin focus ang World Health Organization na maiwasan ang transmission pamagitan ng pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Dagdag pa nito na malinaw ang naging rekomendasyon ng World Health Organization na mataas ang tsansa ng airborne transmission sa mga lugar na nagsasagawa ng medical procedures. Samantala, sinabi rin ng World Health Organization official na ang COVID-19 variant na na-detect sa Pilipinas o ito P.3 ay hindi raw nagpapakita ng pagtaas ng transmissibility. Inaaral pa niya ng ahensya ang mga datos sa kanilang nalikom pero hindi pa nito masabi ang potensyal ng nasabing variant.
Samantala sa mga ulat pulis, pinagbabaril hanggang mamatay kagabi at isang 35 anyos na babae umano'y pinagnakawan ng 11 pulis at kinalay pa ng isa sa kanila sa lungsod ng Cebu. Inilala ni Major Alejandro Batubalones, Chief ng Integrity Monitoring and Enhancement Group o IMIG ng PNP, Visayas Ventures, ang biktima na si Richie Nepomuceno, presidente ng Barangay Tungkil Bayan ng Minladilla, Lawigan ng Cebu. Hindi naman nagbigay ng detalye si Batubalones kung paano ito pinatay. Umama sa report na unang nagsampan ng reklamo ang biktima laban sa 11 pulis na nakatalaga sa Sawang Alero Police Station ng Cebu City noong isang buwan ng kasong robbery, arbitrary detention, grave coercion at grave threat sa Cebu Provincial Prosecutor's Office nang kunin ang mahalagang gamit at mga alahas ng biktima. Ayon naman kay Central Visayas Police Director Brigadier General Ronnie Montejo, kinasuwad din ang team leader ng grupo na si Staff Sergeant Celso Colita ng 2 counts of rape nang halayan nito ang biktimang si Nepomuceno sa isang motel. Bukod kay Colita, inukoy ni Brigadier General Monteo at kasama nito na sina Chief Master Sergeant Eric Edgar Hernia, Staff Sergeant Joseph Alcoceba at Michael Ray Cabizares, Corporal Emmanuel Martinez, Rochelito Mabuhay, Pigel Ferronilo, Carlo Erisaris, Jonel Pedrosa, Jan Carl Aceron at Journey Abrasado na sinibak na sa pwesto. At ay paipawang mga kagawad ng Philippine National Police Cebu. Sa report, alas 9 ng gabi noong Marso 9, nagtungo ang mga pulis sa bahay ng biktima na umano'y nagsagawa ng search operation dahil sa may itinatago manong armas ang babae. Subalit, walang naipakitang search warrant ang mga pulis. Kinabukasan pa, dinala ang biktima sa Sawang Celero Police Station ng mga suspek. Subalit, walang nakatala sa blatter ang paghuli sa biktima. At alauna namang kinahaponan, pinag-withdraw ang babae ng ATM, ng kanyang ATM ng 170,000 pesos habang dinala itong biktimang babae ni Colita sa isang motel sa Barangay Mambaling kung saan hinalay niya ito ng 2 ulit at pinakawalan lamang ang biktima alas 5 na ng hapon kinabukasan pa kung saan agad itong nagreklamo sa IMEG. Ito sa kaugnay na balita. Nagpakamatay ang pulis na inukusahan ng pangahalay sa biktima noong matapos pagnakawan ng 11 pulis sa Cebu. Hindi na hinintay umano ni Police Staff Sergeant Celso Colita ang magiging hatol ng korte laban sa kanya at sa 11 pa niyang kasamang pulis, kaya't tinapos na niya ang kanyang buhay makaramang baril sa sarili kagabi rin mismo. Lumalabas na konsensya ang umiral kay Colita kung kaya't ikinitil na niya ang kanyang buhay kung saan sinampan siya ng kasong rape, robbery ni Richie Nepomuceno o yung isang babae na pinatay din. Alas 6 kagabi sa Natalio Bacalso Avenue, Barangay Basak Pardo, Cebu City, nang hindi pa nakikilalang sospek. Kasama ni Colita na sinampahan ng kasong robbery at rape ang 11 pulis na nakatalaga sa Sawang Police Station noong nagdaang buwan at nasibak na rin ang mga ito sa pwesto. Sa iba pang balita, itinanggi ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff General Cirilito Sobiana na kabilang na sila sa Viber 500 group o Viber 500 group na nagbabawi na ng suporta sa Pangulong Rodrigo Duterte. Desbayado umano ang naturang grupo sa Pangulo dahil tila binabaliwala nito ang issue sa West Philippine Sea
na halos sinasakop na ng China ang mga rich na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Soriana na walang katotohanan na kabilang siya sa nasabing grupo na kinabibilangan ng mga retired general at active military officers na nagbabawi ng suporta sa Pangulong Duterte. Giit ni Soriana, sulitong nasa likod ng chain of command at tapat sa konstitusyon ang pamunuan ng lahat ng membro ng Armed Forces of the Philippines. Tuwir ang sinabi ni Soriana na fake news ang kumakalat na balita sa social media na may grupo na sa militar na tinatawag na Viber Group 500 na nagpaplano ng hindi otorisadong aksyon sa isyong may kinalaman sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Soriana na tiwala ang militar sa diplomatikong paraan ng pamahalaan sa pag-resolba ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Inamin naman ng general na may mga grupong kumikilos laban sa pamahalaan at nagpapakalad ng tekus para kumbinsihin ang mamamayan na talikuran ang gobyerno. Kaya inihayag at ngayon ang inirala publiko na manatiling kalmado at maging mapanuri sa propaganda na kinakalat ng mga nais magpabagsak sa pamahalaan. Inihayag ni Soriana na kasalukuyang iniimbestigan na ng AFP ang insidente at kanila nang na tinutukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake information. Piniyak at sipa ng chief of staff na mananagot ang grupo na nasa likod nito kung saan pati siya ay idinamay. Oh, yan na nga ba sinasabi ko? Samantara, 13 ang nasawi sa pagkalunod, 7 ang mga bata nang mahulog sa isang irrigation canal ang sinasakyan nilang Fort Everest Sport Utility Vehicle nakaraang o kamakalawan ng Kamis sa Tabuk, Kalinga. Sa report ng Tabuk TNT na ganang aksidente pasado alas 6 ng gabi nang habang patungo ang grupo sa kilalang lawa nang pababa na sa barangay Gulo nang magluko ang preno kung saan nawalan ng kontrol sa manibela ang driver na si Soy Lope Abtunaw na bumulusak ito ang sasakyan sa irrigation canal. 2 sa 15 sakay ang nakaligtas na nasa malubang kalagayan sa Tagabutan. Sa inisyal, kinilala ang mga nasawi na sina Remedios Basilio, Judeline Talawik, Judeline Talawik Dumayon, Jesslyn Dumayon, Sherdan Dumayon, Wading Lope at Tamulat Lope. Sa kasagsagan ng investigasyon, lumitaw din ang pagkakilanan ng iba pang nasawi na sina Marlon Pereña, Esther Paikaw, Scarlett Paikaw, Sidewin Agtulaw, Edith Perez at Cyril Agtulaw, habang 2 ang nakaligtas na nakilala sina Jezebel Basilio at ang driver na si Soy Agtulaw na nasa kritika na kalagayan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa 12 nasawi, 11 ang napatay sa pagkalunod na dead on arrival sa Mia Kim Medical Center sa barangay Agbanawak at ang 3 ay binawian ng buhay sa Kalinga Provincial Hospital. 3 sa mga bata ay may edad 3 hanggang 5 taong gulang. Yan ang detalye ng ating mga balita na ko. Punta na po tayo mga kaibigan sa ating paksa. Ito maganda ito mga kaibigan. Ayun muna tayo, nakaka-samid. Ang paksa natin mga kaibigan, nakita naman natin kung dyan sa ating, kung ano ba ang paksa natin ngayon. Ang ating paksa ngayon ay pagdududa sa COVID-19 bakuna, kalat na mga kaibigan. Kalat na sa buong mundo eh. Hindi lang sa Pilipinas, ano ka pagdududa? Kasi unang-una, tandaan ninyo ha, ang daming mga salungat na nagsasabi at ang mga nagsasabi nito ay hindi lang basta-basta tao. Hindi mga ordinaryong tao, mga eksperto sa ibang bansa, mayroon dito sa atin din. Ito
kung nga nagsasalita ay itong sabihin na natin, isang nagtatrabaho dyan o ordinaryong tao, medyo mahirap po natin paniwalaan yan. Siyempre, kahit naman ako eh, eh sino ka ba? Ikaw ba ay, kumbaga sa ano eh, may kay ka ba magsalita sa ganun? Parang ako, wala naman akong kay magsalita na ganito, ang COVID dito, hindi. Ang mga sinasabi ko po dito ay itong mga sinasabi ng mga eksperto na kung sa, kung titignan natin, hindi naman yan nasa, kasi may sinasabi sila, pag sinabi mo na narinig mo lang, either may kulang o may sobra, hindi po. Lahat ng sinasabi nila, ganito yun. Dahil pinag-aralan ko ito sa gabi pa lang, bago ako mag-broadcast, ay binabasa ko na ano ba itong mga sinasabi nila. Iniisa-isa ko po. Medyo nga may mga, sa pagdududa ng mga ito, na hindi naman daw nakakagaling itong bakuna. Ito naman, sinabi pa nila noon pa, na ang bakuna ay makakapigil lang, nagpipigil lang, na lumala. Hindi naman ibig sabihin nun na ikaw na bakunahan ay wala ka nang pagka wala nang chance na ikaw ay magka-COVID ulit. May ka magkakaroon pa rin po daw mga kaibigan. Iyon ang sinasabi nila, mga eksperto yan ng mga nakakausap po, mga doktor yan. At sabi nila, ang trabaho ng bakuna ay pigilan lang na lumala. Pero may sinasabi sila, ang tuturukan ba ninyo ay in-examine nyo kung mayroon itong sakit na iba? May sakit ba ito na diabetes? Mayroon ba itong AIDS, HIV? Na iyan ang mga sinasabing mga sakit o comorbidity ng isang pasyente. Kasi yung kung matatanda ninyo sa sinasabi ng ating mga eksperto, na ang bakuna ay kumukuha ng virus eh nilalagay doon sa katawan mo. Eh kung may virus ka na roon, na-doble na yung virus mo. Di po ba? Hindi nga daw nila pinag-aaralan kung ano na nangyayari dyan. Pag ang katanungan nga ng karamihan, lalo na itong mga nagdadalawang isip na magpaturog, ang tinatanong na, pananagutan ba ng pamahalaan o Department of Health o FDA kung sino man ang dapat managot kung may mangyayaring masama sa mga nabakunahan. Alam niyo mga kaibigan, ito ngayon ang sinusubaybayan ng iba. Dahil unang nai-report na ang isang nurse ba yun o frontliner din, naturukan, di ba, sa naka-video pa yun, sabagay sa ibang bansa yun. Naturukan siya ng virus, ng vaccine. After isang minutes lang yata yun, habang nagsasalita, hinimatay siya. Alam mo, hindi kasi sinasabi ang katotohanan kahit dito sa atin. Nagturukan ng vaccine, may hinimatay, may nangyaring kung ano-ano man naramdaman sa katawan, alam mo, biglang nagkaroon ng pagtatanggol ang ating gobyerno, ang ating otoridad. Ay, kasi hindi naman sa bakuna yun. Kasi siya mayroong ganito, mayroong ganyan. Yung nurse na naturukan nung unang-una na pinalabas sa media, alam mo, ganun din ang ginawang pagbibigay ng o pagtatanggol ng mga otoridad doon sa lugar. Kasi ito kasi, pag naturukan daw kasi ito, ay mayroon kung anong-ano, hinihimatay, ay, ganun ba yun? Kaya nga sabi ko nga, dito sa Pilipinas, ganun din. Ilan ang hinihimatay? Nasa video rin yun, binidyoan yun. Ano ang ginawa ng gobyerno? Sinasabi nila, ano daw yan? Eh kasi mayroong ano yan, mayroong ganito yan, talagang hinihimatay yun pag nagkakaroon, pag natawag doon, pag natuturukan. Ganun ba? Diba? O, pag nangyari, sinabi ng Department of Health na walang connection sa bakuna eh. Tulad itong yung sinasabi ko ng video, tapos sa bakunahan, biglang inimatay. Ngayon, hindi malama, asan na yung babaeng yun? Asan na yung frontliner yun na, buhay pa ba yun? O ano pa nangyari sa kanya, diba?
baka, dito sabihin ko na, at the end of the day, ito nga, tama yun, mga kaibigan, sa aking mga pakikipag-usap ko, siyempre, nakikipag-usap tayo para malaman din natin ano bang saloobin ninyo. Dito sinabi ko na pa nung umpa, na tayo ay masakit man sabihin niloloko lang tayo. Yes. Iyan. Bakit ka mo? Ang coronavirus ay marami ng virus na nagdaan sa atin. Hindi naman nila pinag-iususuot ng yung ibang bansa, walang face mask. Ito yan, mga kaibigan. Gayun nga, kaya nga ngayon, magkakaroon ng mga malawakang rally sa buong mundo yan, mga kaibigan, iwahiwalay na bansa. Magkakaroon ng rally dahil laban dito sa, ano ba talaga ang sinasabi nila? Wala naman daw yan. At tinatakot tayo, ini-implant sa isip natin na tayo ay ganito, nakamamatay ito, mamamatay kayo. Ito ngayon, sasabihin ng mga doktor, ng gobyerno, ay, ang ating COVID-19 ngayon ay malapit na mag-isang milyon, 900 plus na. Ilan na ba yun? 945,000. Ay, mag-isang milyon na. Hindi ba yan? Bakit hindi nila sabihin ang dapat gawin o sabihin na natin, gamot. Itong gamot na, ano ba yung ivermectin ba yun? O, saka yung remdesivir. Unang-una, sinasabi ng Department of Health at saka ng Food and Drug Administration na hindi yan pwede gamitin dahil hindi aprobado. Maliwanag po yun, mga kaibigan. Hindi aprobado. Kaya ayaw ipatupad. Dahil magkano lang naman yan? 25 pesos lang yata. Ang nangyari, nakarating sa Malacanang na mayroon palang gamot na nakakagaling. Ano pinag-utos ni Pangulong Duterte? Ipagamit na yan. Biglang nagbago, nag-turn 36 degrees itong Department of Health, FDA, ay biglang nagkaroon ngayon. Sige, paggamit natin. Binigyan na ng go signal. Kailangan pa ba natin, mga kaibigan, na sabihin ng Pangulo, lumalabas tuloy na kayo ay wala kayong sarili. Ultimo batas ninyo ay nababaliwala pag sinabi ng Pangulo. Kayo, bakit hindi nyo ipaglaban yan na ang ganitong gamot, hindi natin patutupad kasi hindi pa aprobado. Isang salita lang ni Duterte, umuuna na kayo kaagad. So, lumalabas lang ngayon doon, mga kababayan ko, na itong FDA at saka Department of Health ay walang sinusunod na batas yan. Maliban sa kagustuhan nila. Sinabi rin ng Pangulo yan. Alam mo sabi ng Pangulo? Hindi naman po ako doktor. Politiko po ako. Kaya ang sinusunod ko pong ganito, ang sinusunod ko po ay mga authority. Totoo yun. Dapat lang. Pero sino? Ang Pangulo nakikinig ba sa iba? Maliban doon sa tao, iisang tao o dalawang tao, kaya Eric Domingo, kaya Secretary Duque, iyan lang siyang pinapakinggan. Na iyan, hindi ko alam kung gaano kasipsip ang mga yan na pinag-re-resign na. Bakit tapit-tuko pa rin sa kanilang pwesto? Anong mayroon dyan sa pwesto ninyo? Kung ikaw tinutulig sa kanan ng tao, sinasabi wala ka ng silbi, the same thing sa pangulo ninyo na sinasabing palpak, pero nandiyan pa kayo. Diba? Asan ang nakalimutan na ibang mga anomalya sa gobyerno? Yung PhilHealth, asan yung PhilHealth? Nakita na rin kung nasaan. O, kamuha, nakita nyo ba talaga? Saan nyo nakita yon? Diba sa ano lang yon? Sa kayo lang ang gumawa nun na hindi naman permado ng COA. Kaya ang mangyayari tuloy, kayo lang na nagkakaintindi yan. Asan ngayon ang sinasabi ng yun? Para maging authenticated yan nga kanyang report, papirma nyo sa COA, diba? Kasi ang COA, ang nag-audit, kaya ang Commission on Audit sila ng gobyerno po. Dahil
ang nawawalang pera ay pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Kaya, itong paggamit ngayon, baka sabi ko nga, kailangan sumunod tayo. Tayo lang mga kaibigan, sa tayong bansa, ang nire-required magsuot ng face mask, magsuot ng face shield. Bakit? Sinong nakikinabang dyan? Sino nag-importer dyan? Sino? Oh, hindi naman si Juan de la Cruz lang. Hindi lang iganit-ganito yan. Mayroon isa, mga kaibigan. Hindi ko lang alam. Kasi nung unang-una pa lang, ang sinasabi na nag-importer dyan, nung kaagahan pala ng pagpapatupad ng face mask na face shield, isang asawa ng senador. Ngayon, mayroon pang sumunod, asawa naman ng isang opisyal ng Department of Health. Oh, di ba? Kayo-kayo sa gobyerno pinagkakakwarta ninyo itong pandemic. Tinatakot tayo? Ako alam ko, pananakot yan. Bakit? Itinatanim na sa utak natin na ito ay nakamamatay, ito ay ganito mangyayari sa inyo pag kayo hindi sumunod. Pero, ito, tandaan nyo mga kaibigan, tama ako rito. Pangangatawan ko yun na tama ako. Para sumunod ang tao sa pinag-uutos ng gobyerno, alam nyo kung bakit o para sumunod, nagpasa sila ng batas. At yung batas na yun, pag ikaw hindi sumunod sa protocol, kakasuhan ka, wala kang magagawa dahil mayroon batas na kanilang pinasa. Iyon ang lalabagin mo, yung batas na yun. Pero kung walang batas na yun, nakita naman natin. Kung ang tao, ganun-ganun lang, sige, tapos sasabihin nyo, ang tao matitigas ang ulo. Ayan, kagaya ngayon, yung community pantries na yan. Pinatigil. Ay, ano bang utak mayroon kayo? Pinatigil dahil daw sa health protocol. Kayo ba ay tumutupad sa health protocol? Ang katanungan dyan, kayo sa gobyerno. Nakakasakit na ng ulo sa kaiisip namin eh. Pag kayo nagpapatupad, walang batas-batas, hindi bawal. Gusto mo balikan natin? Pambira, ulit-ulitin na naman natin, nagiging sirang plaka na tayo rito eh. O, nung nagpatupad kayo ng Dolomite na yan, nakita nyo naman kung paano nagsiksikan ng mga tao doon sa footbridge na yan. Pati sa baba, ganun din. Halos nagpapalitan na ng mukha, yung iba wala na ng face mask. Okay lang. Walang bawal doon. Pero itong community pantries na yan na nakakatulong sa kapwa, pinagbawal nyo dahil health protocols daw. Wow. Di ba? Nakaka... Nakakasakit ng ulo sa kaiisip. Bakit ganyan kayo? Pag hindi nyo proyekto, sige lang, bawal yan. Kasi may health protocol tayo sinusunod. Eh si Doke nga, hindi ko alam, nagmukhang katawa-tawa eh. May dalang stick para sukatin yung mga tao magkatabi. Ay, ganun ba ang ating mga opisya ng health department? Pinagtatawa na kayo. Minsan nagdadala pa ng yung metro. Mini-metro din. Ay, ano ba yan? Di nagbuka katuloy katawa-tawa. Diba? O anong gagawin natin ngayon? Gawa kayo ng komprehensibong kung papado nyo sasawatain. Itong hindi yung pinatutupan nyo, lockdown dito, lockdown doon. Tanga, alisin yung mga trabaho, walang nang trabaho, mamalimos na ang tao. O, ngayon, mag-iisip kayo. O, ito na, kailangan natin ng ayuda. O, sige, ayuda. E yung ba dapat ipasalamat pa namin sa iyo? Sa inyo, gobyerno? Palagay ko hindi. Hindi na, ito na. Gumawa na ng paraan ng mamamayan. Nagkakaisa sila, nagbibigayan, may taga-probinsya, nagbibigay ng mga gulay, ng mga pagkain dito sa mga... Diyan sa Maginawa na lang, direktahin ko na. Pero pinatigil nyo. Yung kahapon may nabasa ko, yung isang community pantry,
pinuntahan ng mga pulis at tinatanong kung sino may-ari nito, sino nang papatupad nito, at pinakamasaklap, may pinapipirmahan na dokumento para malaman kung ano mga ganito, mayroon bang ganyan, para daw iyan ay para may record. Dahil itong si Badoy ay kanilang inakusahan na iyon daw ay gawa o ikinatutuwa ng mga komunistang grupo. Pamihira naman. Kahapon, lumabas din sa media, yung mga kababaihan, ilang babae yun na pinagkukuha yung mga pagkain doon, inubos lahat. Nakalagay na nga, kumuha lang ng kailangan at magbigay kung anong kaya. Mga kakapal na mukha. Lumalabas sa mga netizen na itong mga kababaihan ay sugo ng mga DDS para sirain yung community pantries. Palagi ko iikot yan sa mga ibang may mga pantries. Kukunin lahat nila yan. Kunyari sila ay nangangailangan. Meron mo isang babae, dala-dala yung dalawang ng mga itlog. Dalawang tray ng itlog, kinuha. Ang kapal mo. Bakit? Yan ba'y papakain mo sa mga anak mo? Sa mga, o may nag-utos sa inyo? Init ng dugo, mga kaibigan. Kaya nga ito nga mayroong gaganaping rally sa buong mundo, mga kaibigan. Ito ay noong March, ano ba ngayon? Tama, 20. March 20, noong last month pa. Nagkaroon, mga kaibigan, ng rally dahil nga lumalabas na itong virus na ito, itong coronavirus, ay hindi, sabihin na natin, sabi nga lang, hindi raw totoo yan eh. Alam mo ba kung bakit? Ako, pinadadalan ako yung kapatid ko nasa Amerika. Yung pamangkik ko nasa Amerika. Yung mga pinsang ko nasa Amerika. Nagpapadala sila ng mga video na pinakikita kung ano nangyayari doon. Walang face mask. May rally sila. Nagkaroon sila ng rally para sunugin yung kanilang mga face mask. Pinakita yan. Pinakita, sabi niya, ito nangyayari dito. Itong inano niya dyan sa Pilipinas. Bakit tayo sa Pilipinas? Ganon. Ang ating mga namamahala rito, di ko alam kung anong alam ni General, kung anong pwede sabihin ni General para sa COVID-19. sila na nga lang, natatawa na nga lang sila eh. Sa ibang bansa, sa Australia, dalawang kaklase ko na nandun at isang dating radio reporter dito sa bansa, nagpadala ng video dito. Ipinakita niya, ito yung nangyayari ngayon dito. Nasa park sila. Sa park, namamasyal yung mga tao, bata. Ang tanong niya nga, may COVID ba dito? O may COVID ba talaga? Ganon, mga kaibigan. Ang sa US, mga kaibigan, nagkaroon nga ng mga rally-rally doon at sinasabi nila na, aywan ko saang state yun, na bumaba ang kanilang kaso ng COVID nang inalis yung mga restrictions. Inalis ang pagsusuot ng face mask, lahat-lahat, yung distancing, wala na yan. Inopen, pati yung mga establishment nag-open. Sabi ng pamangking ko, dito, tingnan mo kami. Walang distancing, walang ganito, pero tingnan mo kung ilan ang aming kaso. Napakababa, bumaba ang kaso nila. Tayo, mayroon tayong bakuna, may face mask, may face shield, lalong tumataas. Ano yan? Hindi ba yan pananakot? Ako, nakikita ko yung pananakot yan kasi nagiging paranoid ang mga tao ngayon eh. Makaramdam lang ng ganito, ay, baka may COVID na ako, ganyan. Ganyan din nangyayari sa akin, mga kaibigan. Sumakit lang likod ko, hindi na ako makatulog kasi ganito, ganyan. Yung mga dati ko nararanasan na nagbabara ang ilong ko tuwing natutulog ako. Ngayon, nagbabara ang ilong ko, iba ng pakiramdam ko. Sabi ko na, kung itong mga eksperto
Hindi sila nagkakaisa. Ano pa ba? Tayo. Ano, susunod na lang tayo ng ganun? Ito ba pinag-aralan din nila mabuti? Oh, itong rally. Nagkaroon ng rally ng March 20. Diniloan ito ng milyon-milyon sa buong mundo. Ngayon, isa pang malaking rally ngayon, mangyayari ngayon sa mundo, o worldwide, sabihin na worldwide, kung saan in-extend nila itong rally mula March 20, ngayon sa May 25, ano na ngayon, 20 ngayon, ano? May 25, habang sa Pilipinas, ay gaganapin ang rally. Sabi nila, malaking rally kasi may grupo ngayon na nagsusulong sa May 7. Pilipinas po yun, May 7. Kasi itong mga rally na ito ay worldwide eh. Sa May 25 naman, itong schedule na nakuha natin, pinadala sa atin, sa Japan. Sa Sapporo, Japan, na ang venue nito ay nasa Mibaur, Odori Park. At gaganapin ito alas 12 ng tanghali sa May 25. Ang wala kong date o wala kong oras sa Pilipinas sa May 7. Ito, mayroon ding gaganapin sa Mexico, sa Merida, at gagawin na ito yung venue nila sa Monumento a la Patria. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Ayan, alas isasabay-sabay ito eh. Sa Switzerland naman, mayroong lumalabas na sinasabi ang sa Swiss Freedom doon gagawin at sa Gothenburg Gustav Adolf's Tour alauna naman ng hapon. At isa pa, mayroon pa daw sa Mexico habang sa Anthropology Museum alas 12 o Mexico, nagaganapin naman sa Anthropology Museum alas 12 ng o tanghali nito. Samantala, sa Canada, yan, Canada. Ay, meron tayo mga kaklase doon, mga kaibigan. Canada, sa Alberta Legislature gagawin naman. Alauna ng hapon. Meron din sa Charlottetown, sa Canada pa rin. Ang meeting place naman as a province house at Sentutop. Alas 12 ng tanghali naman. Samantala, sa Sweden, mga kaibigan, sa Stockholm King Sradda Garden, alauna naman ng hapon. At isa pa, sa Mexico, mayroon sa Oaxaca meeting place nila sa Mexico, Mexico Oaxaca. Ang meeting place nila ay sa Parque El Llamo. Alas 4 hanggang alas 7 ng hapon. Pero hindi lang naman yan, maraming iba pa. Ngayon, ang katanungan dito sa atin, ano ba talaga ang gusto ng gobyerno para sa mga Pilipino? Diba? Hindi natin alam. Marami tayong kinakaharap. Ito na lang, bukod sa COVID, ito pa mga kaibigan, yung WPS. Diba? Kahapon nga lang eh. Wala nang magawa ang Pangulong Duterte. Kasi ganung una, diba na, nawala siya ng 2 linggo. Nung dumating siya, nagsalita siya, ano ba, imbis na sabihin niya, mag-report siya kung ano man ang kanyang binigay ng kanyang mga tauhan, alam mo, ang ginawa niya, pinagmumura lang si Laila De Lima. Paano ka pa makikinig sa ganung pananalita ng ng ating Pangulo? Kahapon ba yun? Isang nga po, kahapon. O tama. Alam mo, salita niya, ang kanyang ano eh, sinisisi si Pinoy ng WPS sa West Philippine Sea. Si Pinoy ang tinuturo. Hindi ba tayo nagkakaroon ng nakaka-move on? Na andyan na. Huwag niyong pilitin. Dahil kung sino na po, gawan mo ng paraan. Gawan mo ng solusyon. Eh kung wala ka solusyon, di umalis ka dyan. Ganun lang naman yun eh. Hindi ko kaya eh. Inutil ako dyan, sabi. O di, inutil ka pala. Di, huwag na tayong magpatuloy dito. Di ba?
wala na bang gagawin ang gobyerno, mga kaibigan? Pandemic, WPS, West Philippine Sea, at China, ano pa? Wala. Nakatunganga na lang tayo. O, ito mo ito, sabi ko kanina, di ba, ang report natin, ang mga official eh, hindi pinayagan ng ivermectin. Pero nung sinabi ng Pangulo, biglang nagbaw, sige, bigyan na lang natin, bigyan na natin. Naku, nang waiting naman na. Ewan ko. Noong itong, noong pa sinabi ko na dito sa community pantries na ito, mga kaibigan, mag-iingat kayo sa mga gumagawa nito. Bakit? Baka kayo makasuhan. Kung hindi nyo ba natatandaan ang ginawa kay Vice President Lenny na siya ay binantaan kakasuhan, bakit pinangungunahan nyo o kinakalaban ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda sa mga mamamayan? O ito ngayon, gumagawa ng taong bayan. Ayun, pinahinto, pinuntahan ng mga pulis, kung ano na. Wala na. Nasabi ko na eh. O, kasasabi ko lang noon sa programa ko, mag-iingat kayo. Baka kakasuhan kayo. Yun na nga. So mga kaibigan, sa minuto na lang po ang nalalabi sa ating programa. At bago tayo magpaalam, siyempre, hindi natin nakakalimutan ang magbilin na tayo naman ay huwag magsawa na humingi ng tulong sa itaas o manalangin tayo para sa ating bayan. Na tayo naman ay gabayan habang nandito pa itong si Aling o si Mang COVID hindi pa umalis sa atin. So yan muna mga kaibigan, maraming salamat po doon sa mga nagtiyaga magsubaybay sa ating programa. Ngayon ay maraming salamat po at tayo naman po yung lingkod, si Romy Tuwaso na nagsasabing God bless po sa ating lahat. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.